tayo po ay nasa mabigat po na usapin. What we were talking about? Ano po yung na pinag-uusapan po natin? Did you take almusal? Nag-almusal po ba kayo? Oh, you have to be strong. Okay? So what we were talking about? Ano po ulit yung pinag-uusapan po natin? Okay. This is the conclusion of obligation today. At ito na po yung conclusion para sa usaping obligasyon ngayong araw. From next week, we will talk about our foundation. Sa susunod na linggo, ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa ating pundasyon. One pastor brought his church members here before. May isang pastor po na nagdala ng kanyang church member dito. Then, after service, he told me. At pagtapos ng gawain, sinabi po niya sa akin. Pastor is not the church. Sabi niya, Pastor, hindi ito yung simbahan. It's seminary. Ito ay seminaryo. Your message is so heavy and it's a very high quality. Yung mensahe mo ay napakabigat at napakataas ng kalidad. Then, I told him, well, our church members understood it. At sinabi ko sa kanya, pero nauunawaan naman ng church members namin. Actually, what we are saying, we are hearing is, it's not ordinary, actually. At sa katunayan, yung naririnig po natin, hindi po ordinaryo. Also, when we choose one topic, it must be more than 3 times. At kapag pumili tayo ng isang usapin, siguro po higit sa 3 beses nating pag-uusapan. Anyway, yet we need more foundation. Pero kailangan pa po natin ng pundasyon. So you could bring your neighbors even. Maaari niyo pong dalhin ang inyong mga kapitbahay. I will start from beginning. At magsisimula po ako mula sa umpisa. Okay? So we could understand what is belief. Nang maunawaan po natin, ano po ba yung paniniwala? So I will not tell you is a very difficult explanation. At hindi ko po yun sasabihin sa inyo nang may mahirap na pagpapaliwanag. We will check one by one. I-check po natin isa-isa. Actually, the obligation was so heavy from the start. Sa katunayan, yung obligasyon ay napakabigat po niyan mula nung umpisa. Then, the obligation become heavier. At yung obligasyon, mas lalong naging mas mabigat. We will talk about 10 matters too. At pag-uusapan din po natin yan. So, obligation, then today, as I told you, is the conclusion. At yun nga po ang usaping obligasyon at ngayong araw nga po ang conclusion. Can you read it? Can you say it? El Elohe Israel. How many of you heard of it? Ilan po sa inyo yung nakarinig na po niyan? Exercise tayo. Okay, thank you. And subtitle is, read it, can you say it? My God, my Father. Yes, it's connected. May connection po yan. Our destiny, actually, is the subtitle. At sa katunayan, ang ating patutunguhan, yun po yung subtitle. We'll talk about how the name of Jacob was changed to the Israel. At pag-uusapan po natin na kung paano ba nabago yung pangalan ni Jacob papuntang Israel. Do you know who is Jacob? Nakikilala niyo po ba kung sino si Jacob? Then, do you know how his name was changed? At nalaman niyo po ba kung paano nabago ang kanyang pangalan? Okay. That's what we'll talk about. Simply. At yan po yung pag-uusapan natin. Simply lang po. Okay. When God appeared in front of Jacob, nung ang Diyos ay nagpakita po sa harapan ni Jacob, God introduced himself to Jacob. At pinakilala po ng Diyos ang kanyang sarili kay Jacob. Yeah, this is what Genesis chapter 28:13. Can you say it?
There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. He said, I am God of your father and your forefathers. Sinabi niya, ako ang Diyos ng iyong ama at ng iyong mga ninuno. So I will bless you. Kaya pagpapalain kita. So Jacob heard name of God is Father's God. Ang narinig nga po na pangalan ng ni Jacob ng Diyos ay Diyos ng kanyang mga ama. Then, we'll read it. Kasi ko, if the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had not been with me, you would surely have sent me away empty-handed. But God has seen my hardship and the toil of my hands, and last night he rebuked you. The Jacob called God, how? The God of my father, the God of Abraham. Paano nga po tinatawag ni Jacob ang Diyos? Yun po ay ang Diyos ng aking ama at Diyos ni Abraham. Still, Jacob didn't call God, you are my God. At hindi pa rin po tinatawag ni Jacob ang Diyos na ikaw ay aking Diyos. Yes, Jacob knew who is God. Opo, nakikilala ni Jacob kung sino po ang Diyos. But relation is not father or God, and then the one who accepted God is their God. Pero yung relasyon nila, hindi pa ang Diyos at siyang tumanggap sa Diyos. Because the relationship or the Jacob didn't know who is God. Dahil yung sa relasyon, si Jacob, hindi pa niya nakikilala kung sino po ang Diyos. Okay? Then, we'll see again. Kasi go. May the God of Abraham and the God of Nahor, the God of their father, judge between us. Still, so, 28, chapter 28 up to 31, still Jacob recognized God is not my God, but my father's God, the God of Abraham. At patuloy po, mula sa chapter 28 hanggang 31, hindi pa rin po kinikilala ni Jacob na ang Diyos ay kanyang Diyos, kundi Diyos ng kanyang ama at ni Abraham. I might ask you now even. At ngayon po, tatanungin ko rin kayo. God is your God? Ang Diyos po ba ay iyong Diyos? Or just to recognize God is God of the father, the pastor, or God of your someone. O kinikilala mo rin siya na ikaw ang Diyos ni pastor o Diyos ni naman. It's really different even though you will say, oh, you are my God, yet your feeling is there is something, then it's not yet yet. At iba rin po, yung tinatawag mo nga siya na ikaw ay aking Diyos, pero yung pakiramdam mo, iba po. Ibig sabihin nun, hindi pa po yun. Go to chapter 32 again. Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives and I will make you prosper. Still, Jacob remember what God told him. Sa chapter 32, naaalala pa rin po ni Jacob kung ano yung sinabi sa kanya ng Diyos. Still Jacob called, not you are my God yet, the father, God of Abraham, God of the Isaac. Pero patuloy po na hindi pa rin kinikilala ni Jacob ang Diyos sa kanyang Diyos, kundi Diyos pa rin ng kanyang amang si Abraham at si Isaac. Still, his name is Jacob. Patuloy po, ang pangalan niya pa rin dyan ay Jacob. Okay? So, this is what or Jacob recognized, not you are my God, yet my father's, my grandfather's God. At ito po lahat, yung pagkakakilala ni Jacob, ikaw ay aking hindi Diyos, kundi ikaw ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Are you with me? Okay. Then, we'll see how his name was changed. At makikita natin kung paano po nabago ang kanyang pangalan. Then how he called God. At kung paano niya tinawag ang Diyos. Okay, we'll read it. Kasi ito. That night, Jacob got up and took his two wives, his two female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. You have to know the story well. Kailangan niyo pong maunawaan ang maigi yung kwento. Jacob has how many wives? Ilang merong asawa po si Jacob? Two. Dalawa po. Two wives. Meron siyang dalawang asawa. Oh, 32 wives. Anyway, he
run away from his father-in-law. Tumakbo siya, umalis siya mula sa kanyang biyanan. Right. Then, he heard his older brother is the one after him. At narinig niya na ang kanyang panganay na kuya ay hinahabol siya. Who is his older brother? Sino po yung matanda niyang kapatid? Laban. Ha? Laban. Only one answered? Ha? Isaac. Hindi. Isaw. Because Isaw understood his position as first son was taken away from his younger brother. Dahil naunawaan ng kanyang kuya na si Isaw, nakinuha niya yung karapatan ng pagiging panganay. That's why he was so afraid. Kaya siya po ay takot na takot. That's why he sent his family and his possessions first. Kaya inuna niya, pinadala niya muna ang kanyang pamilya at yung kanyang mga ari-arian. Then he stood before the river. Tumayo siya doon sa harap po ng ilog. Okay, we read it. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Then Jacob wrestled with the angel. At si Jacob po ay nakipag-wrestling, nakipaglaban sa anghel. So, in other words, angel told him, at sinabihan nga siya ng anghel, then, they have some conversation. Nag-usap sila. And Jacob asked angel, at si Jacob, sinabi niya sa anghel, what? Ano po? What angel asked, Jacob asked to angel? Ano po yung hiningi ni Jacob sa anghel? Unless you bless me. You will bless me, I will not let you go. Maliban na kung ako ay pagpapalain mo, hindi kita pakakawalan. Then what angel did? At ano po yung ginawa ng anghel? Struck his leg, then was hiwalay. At anong ginawa ng anghel? Hinampas yung kanyang bandang leg at naputol po yung buto niya doon. Okay, where we did? Kasi ko? The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." We read 32:30 again. Babasahin po umuli natin yung 32 verse 30. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." What Jacob saw? Ano po yung nakita ni Jacob? God. Ang Diyos. In that time, if someone, anyone will see the face of God, they will die. At sa panahon po na yan, sino man ang makakita sa mukha ng Diyos ay mamamatay. What Jacob said, actually he wrestled with the angel. Ang sinabi ni Jacob sa katunayan, siya po ay nakipaglaban sa anghel. But what he said, "I saw God face to face." Pero ano po yung sinabi niya, "Nakita ko ang Diyos mukha sa mukha." Yet, I am alive. Pero ako ay buhay. That's why Jacob called that place what? Kaya tinawag ni Jacob ang lugar na yon na ano po? Peniel. What? Peniel. Peniel. Anyway, in that wrestling, Jacob saw God. At sa kanyang pakikipaglaban na yon, nakita po ni Jacob ang Diyos. Then Jacob met God. At nakatagpo po ni Jacob ang Diyos. Amen. Then personally, met God. At sa personal, nakatagpo po niya ang Diyos. Then angel changed his name, Jacob to Israel. At yung anghel, binago ang kanyang pangalan mula sa Jacob, patungo sa Israel. So, after he saw, other word, after he met God, his name was changed also. At matapos yung makita sa ibang salita, matapos yung makatagpo ang Diyos, na bago ang kanyang pangalan. Even Jacob recognized God, my father's God, God of Abraham. At kahit pa si Jacob, kinikilala niya ang Diyos na Diyos ng aking amang si Abraham at ng aking amang si Isaac. Yet, that moment, Jacob
met God personally. Pero sa pagkakataon na yan, nakatagpo po ni Jacob ang Diyos ng personal. Okay. Then, this is the last chapter of Genesis chapter 33. At ito na po yung huling verse ng chapter 33. So we read it. Let's go. There he set up an altar and called it El Elohe Israel. He put church or altar. Siya po ay gumawa o naglagay ng altar. He did his service to God. At ginawa niya ang kanyang gawain o service sa Diyos. Then he called God, what? At tinawag niya po ang Diyos na ano? What? El Elohe? El Elohe Israel. That is our title for today. At yan po yung pamagat natin ngayong araw. Okay? So, I already explained to you already. At napaliwanag ko na po ito sa inyo. El is God. Ang ibig sabihin po ng El ay Diyos. Other one also, God. At yung isa pa, Diyos din po yun. Ohe is, in English, of. Yung Ohe sa English, ayun po yung of. Then Israel was Jacob. At yung Israel, yun po si Jacob. Now he called God, God, my God. At ngayon po, tinatawag na niya na ang Diyos ay aking Diyos. Jacob said, not. God of my father, God of Abraham, no. Hindi po sinabi ni Jacob na Diyos ng aking ama o Diyos ni Abraham, hindi po. He said, God, you are my God. Sinabi niya na ang Diyos, ikaw ay aking Diyos. So, El Elohe Israel meaning, God, God of Israel. At ang ibig sabihin ng El Elohe Israel ay ang Diyos ni Israel. So, other word, God, you are my God. At sa ibang salita, yun po ay ang Diyos, ikaw ay aking Diyos. Is it? God is your God. Ang Diyos po ba ay ang iyong Diyos? When Abraham met God personally, nung nakatagpo po ni Abraham ang Diyos ng personal, then, whatever God asked him to do, he said, yes. At anuman po yung ipagawa sa kanya ng Diyos, ang sinasagot lamang po niya ay oo. Then even God asked Abraham, kill your son. At kahit pa po sinabihan ng Diyos si Abraham na patayin mo ang iyong anak. He had no struggling at all. At wala po siyang paghihirap. Then he said, yes. At sinagot po niya na sige po. So even 3 days journey, yet he didn't change his mind. At kahit pa po naglakbay pa sila ng 3 araw, hindi pa rin po nabago ang kanyang pag-iisip. When I knew it, nung nalaman ko po yon, my worries, my plans, everything what I have was gone. Yung mga pag-aalala ko, yung plano ko, anuman yung meron ako, lahat po yun nawala. Almighty become my God. Yung makapangyarihan ay naging aking Diyos. Why I will worry? Bakit ako mag-aalala? Why I will afraid? Ba't ako matatakot? Nothing. Who will harm me? Wala. Sino ba yung makakapagpahamak sa akin? Amen. Not only I became free, hindi lamang na ako ay naging malaya, but also my identity was secured. Kundi maging yung aking pagkakakilanlan ay sigurado. Also, I trust God. At pinagkakatiwalaan ko rin po ang Why? Diyos. I know He's Almighty God. Bakit po? Dahil nalalaman ko na Siya ay makapangyarihang Diyos. He's all the time right. At palagi Siya ang tama. So, as Abraham submit to God, I will submit to Him all things. At katulad kung paano sumunod sa Kanya si Abraham, ako din ay susunod sa Kanya sa lahat. This is our destiny. Ito po yung patutunguhan natin. You know who is God. Nakikilala po ninyo kung sino you, ang Diyos. Even you might call Him, oh, you are my God. At maaari nyo rin po siyang matawag na ikaw ay aking Diyos. But still, the conviction in your heart is not so steady. Pero patuloy po yung conviction, yung kumpiyansa sa inyong mga puso, hindi pa ganun ka-steady. How can I say? Paano ko po nasasabi yun? Some of you worried? Yung ilan po sa inyo nag-aalala? Some you are afraid? Yung ilan sa inyo natatakot? Right? Also, you don't submit to God 100%. At hindi po kayo sumusunod sa Diyos ang 100%. After this moment, Jacob became Israel, then it's
over already. At pagkatapos po ng pagkakataon na yan na si Jacob, ang pangalan niya ay naging Israel, lahat po tapos na. So even though we call, "Oh God, you are my God." At kahit pa po tumawag tayo na, "Oh Diyos, ikaw ay aking but Diyos." We don't come to the point of the Israel. Pero kung hindi pa po tayo nakakapunta doon sa pagkakataon na yan, Israel. Why? Your life proves it. You are not same as the people of Israel called, "You are my God." Bakit po? Dahil yung buhay po ninyo ang nagpapatunay na hindi pa po katulad ni Jacob kung paano niya tinatawag ang Diyos na ikaw ay aking Diyos. So you have to meet God. Kaya kailangan niyo pong makatagpo ang Until Diyos. Until you will be secured or you have conviction that you are my God. Hanggang sa magkaroon ka ng kasiguraduhan at ng kumpiyansa na ikaw nga ay aking Diyos. Then you are free. At ikaw po ay magiging malaya. Even though somebody say, "Oh, pangit ka, you are nothing, whatever." I know my identity because He is my God. At kahit pa po may magsabi sa'yo na kahit ano pa o pangit ka, alam mo po yung pagkakakilanlan mo. Even you will fight with the demons or evil ones or whatever. At kung maging po makikipaglaban ka sa mga masamang espiritu. Instead of fear. Imbis na matakot. You are the one who will try to attack them firstly. Ikaw ang siyang unang aatake sa kanila. Diba? No need to worry. Wala kang dapat pag-alala. You are the one who have Almighty God. Ikaw ang siyang merong Diyos na makapangyarihan. He is the one backward to you. Siya ang bahala sa'yo. So, why do you worry? Kaya bakit po kayo mag-aalala? That's what God wants you to be. Ayun po yung nais ng Diyos na maging kayo. Amen. Amen. That's why not only you call, "Oh, you are my God," yet if you have no conviction that He is really your God, then you have to run the race until the end. Kaya nga po, hindi lamang yung tatawagin niyo siya na ikaw ay aking Diyos, pero kung wala ka pang kumpiyansa o hindi mo pa, wala ka pang kasiguraduhan, kailangan niyo pong tumakbo hanggang sa makarating doon. Until then moment, the obligation becomes heavier and heavier and heavier. At hanggang bago sa pagkakataon na yan, yung obligasyon ay mas magiging mas mabigat ng mas mabigat. From that moment, obligation is still there, but feeling of obligation is so light and so easy. At mula sa pagkakataon na yan, opo, naroon pa rin ang obligasyon, pero yun po ay mas magiging magaan na at madali. That's why some was failed. Kaya po yung ilan ay nabigo. Anyway, what was the subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong araw? Yes, we thought about my God. Iniisip po natin yung aking Diyos. Then, what is the other side of subtitle? Ano ba po yung isa pang subtitle? My God, my Father. Ang aking Ama. So today, at this moment, we will talk about Father. At ngayon po, pag-uusapan na natin yung tungkol sa Ama. So, mostly, when you even see the symbol, whatever, that I'm the way, and the truth, and the life. At kadalasan, yan po yung nakikita natin kahit sa mga signboard na ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. But mostly, other parts of 14:6, they forgot. Pero yung ibang bahagi nung chapter 14, verse 6, what hindi kind na po of way? Natin nakikita. Ano pong klaseng daan? What kind of truth? At anong klaseng katotohanan? What kind of life? At ano bang buhay? So, this is so important in verse 6. At ito po yung pinakamahalaga sa verse 6. We'll read it. No one comes to the Father except through me. And the way to come to? Father. Ako ang daan patungo po saan? Sa Ama. You have to believe me. Kailangan mong maniwala sa akin. So that you will meet God as your Father. Nang sa gayon, makatagpo mo ang Diyos bilang iyong Ama. Yes, so many you treat. As long as I know it, then I try to check others how they call God. Basta po nalaman ko na, sinusubukan ko pong alamin kung ano yung iba, kung paano nila tinatawag ang Diyos. Oh, Jesus, I love you.
na Jesus, mahal kita. Oh Lord, I praise you. Panginoon, pinupuri kita. Still okay naman. Ayos naman po yun. But still, why Jesus came on the earth? Pero bakit po ba naparito si Jesus sa mundo? What Jesus appointed us to praise? Pero ano po ba yung sinabi sa atin ni Jesus na papuri? Father. Ang Ama. Especially Book of John talks about Father, Father, Father all the time. Lalo na po sa aklat ng Juan, ang pinag-uusapan doon ay tungkol sa Ama, sa Ama. So when you meet Jesus, kapag nakatagpo mo po si Jesus, when you know Jesus, kapag nakilala mo si Jesus, you must know whom. Kailangan niyo pong makilala sino. You must know whom. Sino po yung dapat po ninyong makilala? If you don't know who is Father, then what you know is useless. Kung hindi niyo po nakikilala ang Ama, anuman yung nalalaman mo, baliwala po yan. Still some of you remember? Patuloy po yung ilan sa inyo na alala pa rin. What my favorite word in the Bible? Kung ano yung paborito ko pong salita sa Biblia? Father. Ama, Father. Yeah. He is my Father. Siya po ay aking Ama. Why? I know Jesus. Bakit po? Dahil nakikilala ko si Jesus. Jesus came on the earth to let us know who is Father in heaven. Si Jesus ay naparito sa mundo upang ipakilala sa atin kung sino po ang Ama. Also Jesus appointed us, you have to worship, not me, but Father. At si Jesus din po sinabi sa atin na dapat mong sambahin hindi ako, kundi ang Ama. When you pray especially, you have to call Father. At lalo na kapag ikaw ay nananalangin, tumawag ka sa Ama. So, I'm the way and truth and life so that you could come to Father. Ako nga po ang daan, ang katotohanan at ang buhay nang sa gayon ikaw ay makapunta sa Ama. Jesus said, my Father and your Father. Sabi ni Jesus, ang aking Ama at ang iyong Ama. So, how many of you have Heavenly Father? At ilan po ba sa inyo ang may makalangit na Ama? So, as Old Testament, you have to meet God as your personal God. At katulad po sa Lumang Tipan, kailangan ninyong makatagpo ang Diyos bilang inyong personal na Diyos. Then all obligation will be lighter and easier. At ang lahat ng inyong obligasyon ay mas magiging magaan at madali. Think about the prodigal son. Isipin niyo po yung alibugang anak. Since he was born, he knew who is Father. Simula nung siya ipinanganak, nakikilala niya kung sino ang Ama. Right? Even he knew his right. Maging po, nalalaman niya ang kanyang karapatan. That's why he said, give me my portion. Kaya nga po sinabi niya, bigay muna sa akin ang aking mana. Okay? Then, he left and then he spent it all. At umalis siya at nilustay niya yun lahat. Yes, still he called the Father. Pero tinatawag pa rin niya yung kanyang tatay na tatay. But when he went back to the Father after he came to his senses, pero matapos siyang bumalik sa Ama, pagkatapos siyang mag-come to his sense, he understood who is his Father correctly, 100%. Naunawaan na po niya ng tama kung sino po ang kanyang Ama ng 100%. He will never say no. Hindi na po siya kailanman, hindi. 100% submit. Siya po ay isang naong prosyentong susunod. Then, he said, you are my God, my Father. At sinabi niya na ikaw ay aking Ama. I trust you everything. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Anyway, why Jesus came on the earth? Bakit nga po muli na parito si Jesus sa mundo? Yes, firstly, he will save you. Siyempre po, una, ililigtas po niya kayo. So, let you know who is Jesus first. Una, upang makilala niyo muna kung sino si Jesus. Also, let you know what Jesus did for you. At upang malaman niyo kung ano yung ginawa ni Jesus sa inyo. And Jesus showed himself. At si Jesus, papakita niya ang kanyang sarili. You have to know me, he said. Kailangan ninyo akong makilala, sinabi po niya. As long as you will know me, you will know Father. At basta nakikilala ninyo ako, makikilala ninyo kung sino ang Ama. So we'll read it. Philip said, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Several times we share this matter. At maraming beses na po nating napag-usapan itong bagay po na to. Because all the time Jesus said, oh, my Father is working, that's why I am working. My Father is so good, so on, so on. That's why Philip asked,
You are talking about all the time, Father. Kasi palagi pong sinasabi ni Jesus na ako ay gumagawa dahil yan din ay gawa ng Ama. Ito yung Ama, ang Ama ay mabuti. Kaya sinabi ni Felipe, sino ba yung Ama? You are talking, but you didn't show him up. Sinabi ni Felipe, palagi mo siyang binabanggit, pero hindi mo pa siya pinapakita sa amin. Show us, Father, which you are talking about all the time. Kaya sinabi niya, ipakita mo sa amin yung Ama na palagi mong sinasabi. So, this is the answer of Jesus. At ito po yung sagot ni Jesus. Will you read it? Kaset ko? Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?" It much because still, as you see, John chapter 14. John chapter 14. Yung po yung sa John chapter 14. He said, "I'm the way to come to the Father." Sinabi niya, "Ako ang daan patungo sa Ama." Then Philip said, "Oops, this time I have to meet who is the Father." Kaya sinabi ni Felipe, "Ngayon kailangan ko nang makita, makilala kung sino ba yung Ama." That's why Philip asked Jesus, "Show Father us." Kaya sinabi ni Felipe kay Jesus, "Pakita mo sa amin ang Ama." The answer was so strange. At yung sagot po ni Jesus, kakaiba. I'm same with my Father. Ako ay katulad ng aking Ama. When you see me, you saw Father. Kapag nakikita mo ako, nakikita mo na rin ang Ama. So, how many of us stop to know Jesus, not up to Father? At ilan po ba sa atin yung tumigil na makilala si Jesus at hindi nakakarating dun sa Ama? Okay, we read the other one also. "I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me and they have obeyed your word." Jesus said, I reflect who is Father in heaven to you. Sinabi ni Jesus na ipakita ko na, na i-reflect ko na kung sino ang Ama sa inyo. That's why, if you know Jesus, you have to know Father. Kaya naman po, kung nakikilala mo si Jesus, kailangan mo rin makilala kung sino po ang Ama. It seems we know our Father in heaven. Ani mo, nakikilala na po natin ang ating Amang nasa langit. We are calling, "Oh Father in heaven." Tinatawag natin siya, "Amang nasa langit." The problem is, still, Father is just like a real father as your physical father. Pero ang problema, ang Ama ba ay katulad ng inyong mga physical na Ama? If your conviction is not like that, then still you have to do something. Kung ang conviction po ninyo hindi katulad ng ganoon, kailangan po may gawin kayo. When you have a conviction, you have faith that Father is your Father, then it's over already. At kapag may conviction ka na po at may pananampalataya na ang Ama nga ay iyong Ama, tapos na po yun. That's why God is not only my Father, but your Father. Kaya nga po ang Diyos ay hindi lamang aking Ama, kundi maging inyong Ama. Why even Jesus taught us how to pray. Kaya maging po si Jesus, tinuruan tayo kung paano manalangin. You have to know who is the Father. Kailangan ninyong malaman o makilala kung sino ang Ama. If you don't know which one, then you will call Father. It's so strange. Kapag po hindi ninyo nakikilala yung sino man, tapos tatawagin yung Ama, kakaiba po yun. For example, you met very handsome guy. Halimbawa, may nakatagpo po kayong gwapong lalaki. He looks like so rich. Na mukha siyang mayaman. Then you don't know who is he. Tapos di mo nakikilala kung sino siya. Then you come to call him, then Father. Tapos lumapit ka sa kanya, tapos tinawag mo siyang tatay. If you don't know that person, then you will call even anything, position, Father especially, is so strange. Kung hindi mo nakikilala yung tao na yon, kung tatawagin mo siya na kahit anumang posisyon o maging nung Ama, kakaiba po yun. That's why you have to know who is God. Kaya kailangan mo makilala kung sino ang Diyos. Jesus introduced God is our Father. Si Jesus pinapakilala niya na ang Diyos ay ating Ama. In Old Testament, the revelation was hidden. Sa lumang tipan, yung pahayag po ay naitago. That's why we call God only. Kaya tinatawag lamang natin siyang Diyos. The New Testament, Jesus said, God is your
Father. Pero sa bagong tipan, sinabi ni Jesus na ang Diyos ay iyong Ama. That's why even Jesus teaches us how to pray. At kaya nga po, tinuruan tayo ni Jesus kung paano manalangin. So, Jesus said, you have to pray. Sinabi ni Jesus, kailangan mong manalangin. First matter, you have to recognize who is the God. Unang bagay, kailangan mo munang makilala kung sino ba ang Diyos. It's different. Siya, ito ay iba. If you know God is your real Father, the intimacy is so different. Kapag nakilala mo na ang Diyos ay tunay mong ang Ama, kakaiba po yung intimacy. When you try to get something from your physical father, kapag meron po kayong gustong makuha sa mga physical na ama what po ninyo, what do you do sometimes? Ano po yung madalas na ginagawa ninyo? So closer. Na mas nagiging malapit po kayo. You trust to your father. Pinagkakatiwalaan mo yung tatay po ninyo. Right? You understand what is your right. At nauunawaan mo kung ano yung karapatan mo. That intimacy is so important. At yung ganong intimacy po ay napakahalaga. Anyway, this is actually the original text. At sa katunayan, ito po yung original na text. Matthew chapter 6:9. Sa Matthew chapter 6 verse 9. Anyway, you don't need to read it. Yun naman po kailangan basahin. So, pater is father anyway. Yung pater, yung po yung father. Because when I preach, you already knew it. Dahil nung binahagi ko po yan, alam nyo na. I just didn't deliver my opinion. Hindi ko lang po sinabi yung opinion ko. I have to prove what Bible says. Kailangan kong patunayan kung ano po yung sinasabi ng Biblia. Okay. So, Father, anyway, we will read John chapter 5:18. Kasi, go. For this reason, they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. John chapter 5, in Sabbath day, you know, nowadays we call it Lord's Day. Sa John chapter 5, yung may tinatawag na Sabbath day, sa panahon natin, yung po yung araw ng Linggo. Sabbath day, according to the law, nobody can do something. At sa Sabbath day, ayon po sa utos, wala sino man ang maaring magtrabaho. Right? Then, Jesus healed sick person. Pero si Jesus, nagpagaling po siya ng mga may sakit. So, every people shocked. Oh, he did something. Kaya lahat ng tao nagulad, oh, gumawa siya. Then, the Jewish or leaders, then, they come to the Jesus. At yung mga Hudyo, yung mga leader, lumapit sila kay Jesus. You know already, you have to not do something on Sabbath. Nalalaman mo na bawal gumawa sa araw ng Sabbath. Why you healed sick person? Pero bakit nagpagaling ka ng mga may sakit? Then Jesus said what? At ano po yung sinabi ni Jesus? My Father is working, that's why I am working. Ang Ama ko ay gumagawa, kaya naman ako din ay gumagawa. Then, so, the 5:18, Jesus answered. At yung sa 5:18, yung po yung sinagot ni Jesus. Then they judged him. At hinatulan po nila siya. Oh, you are human, yet you call God is your Father? Ikaw ay tao, tapos tinatawag mo ang Diyos na iyong Ama? That's also a problem. Yun rin po ay problema. Then they said, when you call God your Father, you consider yourself is equal with God. Kapag tinatawag mo ang Diyos na iyong Ama, ang ibig sabihin noon, tinuturing mo ang sarili mo na kapantay ka ng Diyos. This matter also, I told you several times. Itong bagay na to, maraming beses ko na rin po itong nasabi sa inyo. I thought some of you forget of it. At naisip ko na baka yung ilan sa inyo nakalimutan na. But it's not forget, you didn't hear carefully. Pero kung nakalimutan nyo, hindi nyo po narinig yun ng maayos. Anyway, when you call God Father, then you have to consider yourself is equal with God. Kapag po tinawag po ninyo ang Diyos na Ama, kailangan po ninyong ituring ang inyong sarili na kapantay po ng Diyos. Do you consider yourself is equal with God? Na tinuturing po ba ninyo ang inyong sarili na kaparehas po ng Diyos? Usually not. Madalas po hindi. We call God, Father, my Father, whatever. You don't consider your identity, your value is not equal with God. Tinatawag natin siya na Ama, pero hindi po ninyo tinuturing na yung halaga ninyo, yung pagkakakilala ninyo, ay kaparehas po ng Diyos. You didn't grow, yet also you didn't know
who is God as your Father. Hindi ka pa lumalago at maging hindi mo pa rin po nakikilala na ang Diyos nga po ay iyong Ama. Several times also I told you, maraming beses ko na rin pong nasabi sa inyo, your identity is your future. Ang pagkakakilanlan ninyo, yun po yung magiging hinaharap po ninyo. Why? As much as you know your identity, you will live according to your identity. Dahil basta nalalaman mo kung ano yung pagkakakilanlan mo, ikaw ay mamumuhay ayon kung sino ka. If you know your identity, doctor, you will live as doctor. Kapag nalalaman mo na ang iyong pagkakakilanlan ay isang manggagamot, mamumuhay ka bilang isang manggagamot. If you know your teacher, you will act, you will live just like teacher. Kapag nalalaman mo na ikaw ay isang guro, ikaw ay mamumuhay bilang isang guro. If you know you are equal with God, you will live just like equal with God. Kapag nalalaman mo na ikaw ay kaparehas ng Diyos, ikaw ay mamumuhay na katulad ng Diyos. Amen. That is also our destiny. Yun rin po yung ating patutunguhan. Christian, they don't know it. Pero yung mga Kristiyano, hindi po nila alam yun. All the time, they are asking, they are thinking, what is a blessing? Palagi po ang iniisip lamang nila, hinihingi nila ay ang pagpapala. As long as equal meaning, whatever Father says, that's also mine. Ang ibig sabihin po, nakaparehas mo ang Diyos, ano man ang meron ng Ama, yun din na ay akin. Amen. Amen. You know who you are then. Why you need to even ask for it? Alam mo na kung sino ka, bakit kailangan mo pang humingi? It's so funny. Nakakatawa when you po. Know that's yours, then you will ask for? Na kapag alam mo naman na sa'yo yun, tapos hihingiin mo pa? It's funny. Nakakatawa po. Anyway, when you call, listen please at the back. You didn't listen well, that's why you said forget. Anyway, when you call God Father, then you check yourself. Really, you are equal with God. Kapag tinawag niyo po ang Diyos na Ama, check niyo po yung sarili ninyo na tinuturing niyo po ba na kaparehas ninyo ang Diyos? Ivan, will read it? Kasi ko? And do not call anyone on earth Father, for you have one Father and He is in heaven. Yes. That's why we said brothers and sisters. Kaya nga po sinasabi natin na tayo ay mga magkakapatid. We, physical father, is representative to raise children of God. Tayo na mga physical na ama, tayo lamang ang representative na palakihin yung mga anak ng Diyos. We are actually helper for the children of God. At sa katunayan, tayo lamang ay tagatulong para dun sa mga anak Other ng Diyos. Other meaning of 23:9, you have to meet God as your Father. At yung iba pa pong kahulugan ng chapter 23 verse 9, kailangan mong makatagpo ang Diyos na iyong Ama. Actually, we could understand through the relationship Father and Son, then they will connect that relationship to Heavenly Father and you. Sa katunayan, pwede natin gamitin yung relasyon ng isang ama at anak sa relasyon po natin sa Diyos. Physical Father is so brutal, then all the time you'll think about Father in Heaven is so brutal. Kapag po ang iyong physical na ama ay brutal, may isip mo din na yung amang nasa langit, brutal. If your physical father is so gentle, then all the time you have no problem to come to him because you know even his name is same father and gentle. At kapag naman yung ama mo ay gentle, mas madali sa iyong lumapit sa kanya kasi alam mo na siya rin ay gentle. We'll read it. Kasi go. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. That's why we call God Father. Kaya nga po tinatawag natin ng Diyos na Ama. No need to be afraid. Hindi po kailangang matakot. No need to worry about anything. At wala pong dapat ipag-alala. Father will provide everything. Ang Ama ang magbibigay ng lahat. Father is the Almighty God. Ama, ang Ama ay makapangyarihang Diyos. He will protect you even. Ipoprotektahan po niya kayo. That's why once I told you when you start journey. Kaya po sinabi ko sa inyo kapag naglakbay po kayo. We used to pray, Father, protect us. Madalas ang pinapanalangin natin, Ama, protektahan mo po kami. I said that's wrong prayer. At sinabi ko, maling panalangin yon. Why we have to say? Ano po yung dapat nating sabihin? Father, thank you for your protection. Na Ama, maraming salamat sa iyong proteksyon. Before you ask, He is ready to protect you. Bago ka pa humingi, handa na siyang protektahan ka. Because what you said proves
Your relationship is not his father, your father. Dahil kung ano man yung sinasabi mo, yan yung nagpapatunay na hindi mo pa siya tinuturing na iyong ama. That's why, until you will meet God as your father, we have to grow. Kaya hanggang sa makatagpo po natin ang Diyos na siya nga po ay ating ama, kailangan po natin siyang katagpuin. So that we could enjoy what is He. Nang sa gayon po, ma-enjoy natin kung ano po ba siya. That's why Jesus emphasized you have to receive Holy Spirit. Kaya nga po binibigyan din ni Jesus, kailangan ninyong matanggap ang Espiritu. When we receive Holy Spirit, we will experience the love of Father. Kapag po natanggap natin ang banal na Espiritu, mararanasan po natin ang pag-ibig ng Ama. Even Spirit will convince you He is your Father. Maging po yung banal na Espiritu, kukumbinsihin kayo na Siya ay iyong Ama. That's why we call Abba Father. Kaya nga po tinatawag natin siyang Abba Father. I told you, not only call, but you must have conviction. Sinabi ko na po sa inyo, hindi lamang yung tatawag kayo, kundi dapat meron po kayong conviction. So you, when you have that conviction, also you are free. At kapag ikaw ay may conviction na, ikaw ay malaya. Who will against me? Sino yung lalaban sa akin? Who will look down at me? Sino yung bababa ng tingin sa akin? Either I am disabled or dismantled or whatever, nobody can look down at me. At kahit pa may kapansanan ako, walang sino man ang maaaring magbaba sa akin. That's why you can say, I am who I am. Kaya maaari ninyo, I am same with God. Sabihin ako ay ako nga, katulad ko ang Diyos. Father proves me. I am same with God. Yun ay pinatunayan na ng Diyos na ako ay kaparehas ng Diyos. So, I will let you choose which one is correct. At papipiliin ko po kayo, alin po ba dyan yung tama? Read it, please. Baptizing them in the name of the Father and Son and Holy Spirit. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Which one is correct? First, second, or third? Sino sabi third? Usually, try to listen carefully when someone declared the even especially baptism. Subukan niyo pong pakinggan ng maigi, lalo na po yung mga nagdedeklara kapag may binabautismuhan. Usually they said, I baptize you in the name Father and Son and Holy Spirit. Madalas ang sinasabi, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. The most important matter is in that portion of. Yung pinakamahalaga po diyan ay yung salitang of. Why is so important? Bakit po yan mahalaga? Okay? That's in Matthew chapter 28, verse 19. Ayan po yung sa chapter 28, verse 19. I already explained to you several times. Na paliwanag ko na po ito sa inyo ng maraming beses. Will we read it? Kasi it go? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Is that correct? The same? Yan po ba yung tama? Parehas po ba? Buhay ka ba? Same? Yes, yeah, same. So I transfer the end forward. At inusog po yung salitang end. It's same still? Parehas lang po yan. Same? No, sorry. Same? Parehas po ba? It's original context. Ayan po yung original na konteksto. Okay? You could read the red letters. It's the same with the chapter 28, verse 19. Maaari niyo pong basahin yung mga pulang letra. Parehas po yan doon sa Matthew 28, verse 19. Some portion is same. That's why they remove same portion. Yung ilang bahagi, kaparehas lang naman. Kaya inalis na po muna yung ilang bahagi. Baptizing them in the name, they removed for the baptism of the Son and Holy Spirit. Yung salitang baptizing them in the name, inalis na po para dun sa anak at sa banal na Espiritu. That square must be that portion. Yung nasa unang square, dapat meron din po yun dun sa baba. How can I prove it? Paano because ko, of. Paano ko po mapapatunayan yan dahil sa salitang of? Okay. If you say, I will give you
the spaghetti, then for the next, you. Just like that. I will never say, I will give you spaghetti, I will give you spaghetti. No, it's not. Kapag po sinabi ko, bibigyan kita ng spaghetti, hindi ko na po uulit-ulitin yun, na bibigyan kita ng spaghetti, bibigyan kita ng ganito, bibigyan kita ng ganyan. Hindi po ganun. First one will hear, I will give you spaghetti, then or I will give the you also you. Then you, they will know, oh, I will receive spaghetti too. At kapag narinig na nila, bibigyan kita ng spaghetti, yung ilan din, alam na nila, bibigyan din ako ng spaghetti. So we now know, same, this one, must be in front of the Son and of the At alam na po natin, yung nasa taas po na nasa box, dapat meron din po yun bago yung mug of the Son and of the Holy Spirit. Are you with me? Then, try to guess. The Matthew chapter 28, verse 19. Subukan niyo pong isipin sa Matthew 28, verse 19. So, between and of the Son and of the Holy Spirit, what we need to put? At sa gitna po, nung pagitan ng end ng end of the Son, ano po yung dapat nasa gitna nun? What? Totoo ba yun? Tama po ba yun? Totoo ba yun? You have neck problem, okay? I will heal you later on. Once lang, it will be okay. So, is it okay? That's actually original. Same, that's why they removed. Sa katunayan yan po yung original. Parehas lang, kaya inalis na lang. Amen. Amen. That's why there are three baptism in verse 19. Kaya po meron tatlong klase ng bautismo sa verse 19. Baptism of... Something have to... Sorry. Anyway, baptism of Father. Ang bautismo sa Ama. Anyway, baptizing them in the name of the Father and baptizing them in the name of the Son, baptizing them in the name of the Holy Spirit. It must be like that. Dapat po ganyan, na bautismuhan sa pangalan ng Ama, bautismuhan sa pangalan ng Anak, bautismuhan sa pangalan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Then, baptism, this one, we call it baptism of Father. At ito po ang tinatawag siyang bautismo ng Ama. Nobody talks over it. At walang sino man ang nagsasabi po tungkol Only dyan. Ako lang. Ako lang po. That's why I brought it to my professor even, he didn't say, I don't know. Kaya nung sinabi ko rin po yan sa professor ko, wala rin po siyang sinabi. When you met Son Jesus Christ then, we call it what? Baptism of the Son. Kapag nakilala mo ang anak na si Jesus Christ, ang tawag po ng bautismo kay Jesus Christ. And there is a baptism of also Holy Spirit at when you receive Holy Spirit. At meron din pong bautismo ng Banal na Espiritu kapag natanggap po ninyo ang Banal na Espiritu. When you meet God as your Father, we call it baptism of Father. Kapag nakatagpo po ninyo ang Diyos na tunay nga na siya ay iyong Ama, tinatawag po doon ay bautismo ng Ama. That's why I told you, calling God Father, then conviction, you have God is your Father, is different. Kaya nga po yung pagtawag lang sa Ama, at yung meron kang conviction na siya nga po ay iyong Ama, magkaiba po yun. Okay, L. What does it mean, El Elohe Israel? Ano po yung ibig sabihin ng El Elohe Israel? Of Israel. Ang Diyos ni Israel. God, in English, God of? Sa English, God of? You put your name there. Ilagay niya po yung pangalan niya dyan. Okay. So you put your name there. You will speak out. Kailangan niyo pong sabihin, ilagay niyo po yung pangalan niyo. Sige, read it. God of Jocelyn. Again. God of Jocelyn. Put your name there. Ilagay niyo po yung pangalan po ninyo. Until your conviction, you are my God. Hanggang sa magkaroon ka po ng conviction, ng kumpiyansa na ikaw nga ay aking Diyos. Never give up. Huwag po kayong sumuko. Never stop. Huwag po kayong tumigil. If you will not do, then your obligation
become heavier and heavier. Kung hindi niyo po gagawin yung obligasyon po ninyo ay mas lalong bibigat ng bibigat. When someone met God as their God, it happened. Kapag po ang sino man nakatagpo nila ang Diyos na siya ay kanilang Diyos, ito po yung nangyayari. Abraham. Kay Abraham. We know that story well. Alam po natin yung kwento na yun. God asked him, kill his son only Isaac. Sinabihan siya ng Diyos sa patayin ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Then he tried to kill his Isaac. At sinubukan nga po niyang patayin ang kanyang anak na si Isaac. Angel says, stop! At sinabi ng anghel, tumigil ka. Then he told him, now I know you fear of God. At sinabi ng anghel, ngayon nalalaman ko na na ikaw nga ay may takot sa Diyos. So, 100% submission. Other one. 100% pagsunod. We know the story also. Kasi it go? If we are thrown into the blazing furnace, then the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from Your Majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. How many friends Daniel had? Ilan po yung kaibigan ni Daniel? How many? Three. They didn't worship the idol of king in that country. Hindi po nila sinamba yung Diyos-Diyosan na hari. That's why they were caught. Kaya nga po sila inahuli. Before they were put in the flame, the very strong fire. At bago sila ilagay doon sa napaka naglalagablab na apoy. Because they disobey the order of king. Dahil hindi po sila sumunod sa utos ng hari. Then, they confess to the king. Sinabi nila ito sa hari. I will put you there in the fire. Ilalagay ko kayo doon sa apoy. Then, they said, God will save us. At sinabi nila, ililigtas kami ng Diyos. Then, the verse 18, even if He will not save us, still okay. Pero sa verse 18, sinabi nila, pero kahit hindi niya ako iligtas, because I know who is God. Dahil nakikilala ko kung sino ang Diyos. I know, I trust Him. At alam ko, at pinagkakatiwalaan ko siya. Because He is good God. Dahil siya po ay mabuting Diyos. I cannot understand it, but still I trust Him. Hindi ko nauunawaan, pero nagtitiwala ako sa Kanya. That's why He said, even if He does not. Kaya sinabi nila, kahit pa hindi niya gawin. In our lives, so many things, bad happens, bad things will happen. Sa buhay natin, marami pong hindi magagandang bagay ang mangyayari. Yet, how we can say, thank you for that bad matters. Pero paano natin masasabi na salamat po sa hindi magandang bagay po na yun? If you don't trust God, then you cannot say. Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi mo yun masasabi. You might complain. Maaari kang magreklamo. I serve you like that. I did to you something like that. Why? It happened to me. Pinaglingkuran kita, ginawa ko to, pero bakit nangyayari to sa akin? Other one will read it. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. We know also this story. Alam din po natin yung kwento na to. Daniel was caught. Si Daniel ay nahuli. Because everything except one idol they have to worship. Dahil kailangan nilang sumamba sa isang Diyos lamang. That's why they put a trap to caught Daniel. Kaya gumawa sila ng trap para mahuli po si Daniel. Then as long as Daniel will do, then he will be caught, then he will be killed. At basta ginawa ni Daniel yon, siya ay hulihin at siya ay papatayin. That's why they run after the Daniel. Kaya hinahabol po nila si Daniel. To get the evidence. To get the evidence. Para makuha ng ebidensya. Then they saw Daniel came up to the second floor. At nakita nila na si Daniel ay umakyat pa rin sa kanyang silid. Open the window toward the Jerusalem. Binuksan niya yung bintana patungo doon sa Jerusalem. Then he prayed. At siya pa rin ay nanalangin. Daniel knew when he will pray to God. Alam ni Daniel na kapag siya ay nanalangin sa Diyos. Because he, Bible says, he knew what was the decree of king. Dahil alam niya kung ano yung naging utos ng hari.
Then, he did it, he was caught, and he brought to the king. At ginawa pa rin niya, siya po ay nahuli at siya po ay dinala nga sa harapan ng hari. Then, he was put in the den of lion. At siya nga po ay idinala o kinulong dun sa kulungan ng mga leon. That was decree of king. Yun po yung utos ng hari. So God protected anyway the Daniel. Pero ang Diyos, pinotektahan pa rin po niya si Daniel. So, for the Daniel, he didn't mind anything except what he had to do. Pero si Daniel, hindi niya iniisip yung anuman maliban sa kung ano ba yung dapat po niyang gawin. So, he met God as his personal God. At kinatagpo niya ang Diyos bilang kanyang personal na Diyos. So, we're talking about my God. Ang pinag-uusapan po natin ay ang aking Diyos. Then, other one. Yung isa po. We'll read it. Abba, Abba, Shel Israel. Yeah, this one, Abba, Father. Yung Abba, ibig sabihin po nun ay Father. Shel is of. At yung Shel, ibig sabihin of. Then instead of saying Israel, you put your name also. At imbis na po Israel, yung sabihin ninyo, pangalan po ninyo, yung banggitin po ninyo. Father is your father. Ang ama ay ang inyong ama. God must be your father. Ang Diyos ay dapat ninyong maging ama. Not only calling, but with conviction. Hindi lamang po sa pagtawag, kundi dapat meron kayong conviction. Amen. Don't stop. Don't be bothered even. Huwag po kayong tumigil at huwag din po kayong pagambala. Never give up. Huwag po kayong sumuko. Until you will meet God as your Father. Hanggang sa makatagpo po ninyo ang Diyos bilang inyong Ama. So, what is subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong araw? My God, my Father. Aking Diyos, ang aking Ama. We'll read it. He went away a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Jesus never mind. Si Jesus, wala siyang pakialam. He knew what will happen to him. Alam niya kung ano yung mangyayari po sa kanya. But he said, not by my will, but your will. Pero sinabi niya, hindi ayon sa aking nais, kundi sa iyong nais. Same. When you experience of God became your God, then it's over. At kapag naranasan ninyo ang Diyos at siya ay iyong naging Diyos, tapos na po. Even when you meet God as your Father, that's what God wants you to be. At maging po kapag nakatagpo mo ang Diyos bilang iyong Ama, yun po yung nais ng Diyos na maging ikaw. That's why you have to experience who is God as your Father. Kaya kailangan nyo pong maranasan kung sino ang Diyos bilang iyong Ama. Then, obligation will not be obligation, but obligation will be the way how to pay back what God gave you. At yung obligasyon, hindi na po magiging isang obligasyon, kundi po ang obligasyon, yun na po yung magiging paraan kung paano po ninyo maibabalik sa Kanya. Even God will say, tama na yun, it's enough. Then, you are willing to do more and more. At kahit pa po sabihin sa iyo ng Diyos na tama na yan, ikaw po mismo yung may kusang loob na mas gumawa pa. That's why they don't consider their lives even. Kaya hindi na po nila iisipin maging ang kanilang mga buhay. That's why world cannot do anything for them. Kaya po yung mundo wala nang magagawa para pa sa kanila. That's a real victors. Yan po yung tunay na mga mananagumpay. That's why even we call ourselves we are victors. Kaya kahit pa tinatawag din natin ang ating mga sarili na mga mananagumpay. Then we will show what is glory of God. At mapapakita po natin kung ano po ba yung kaluwalhatian ng Diyos. Because you will act just like God. Dahil ikaw ay kikilos na katulad ng Diyos. You will live just like God is your Father. Ikaw ay mamumuhay katulad na ang Diyos ay iyong Ama. You will live as God. Ikaw ay mamumuhay bilang ang Diyos. Because you consider you are equal with Father. Dahil itinuturing mo na ikaw ay katulad ng Ama. Amen. That's how you will show Father's glory to the world. Ayan po yung kung paano ninyo maipapakita yung kaluwalhatian ng Diyos. That is, your joy will be complete. Yun na po yun na kukumpleto po ang inyong kagalakan. That's completion.
Yun po yung completion. John chapter 16, 24. Yun po yung sa John 16, verse 24. Let us all stand for the Holy Communion.